Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating Monting Channel. Kapag kayo ay may nakitang ganare, nakaw, ay kunin ninyo agad. So ayun eh, kung gusto nyo lang naman anak, kung ayaw nyo naman ala eh, di huwag nyong kunin. Yo, isang maganda at mapagpalang buhay sa inyo mga kaibigan. Welcome back na naman nga sa ating Monting Channel. Alam nyo ka mga kaibigan na kapag kayo ay nakakuha ng ganari sa pag-uusapan natin, ako eh, magkakaroon kayo ng kakaibang lakas na hindi katulad ng lakas ng pangkaraniwang nila lang. So ano nga ba yan bro nung sinasabi mo ano? So kapag kayo eh nakakuha ng ngipin ng kalabaw, eh maaari kang maging kasing lakas ng kalabaw. Wow. Pero ito yung unang lagas ng kanyang ngipin. So paano naman makakuha niyan at paano malalaman kung yan eh unang lagas ng kanyang ngipin? Ana? So madali lang yan mga kaibigan. Kung kayo eh may kalabaw at yan eh nanganak, eh alagaan ninyo. Siyempre natural naman na inaalagaan ano. So ang ibig kong sabihin ay huwag niyong ibenta na at kayo na lang ang magpalaki. So kung wala naman eh bumili kayo ng bagong panganak na kalabaw. So syempre iyan eh araw-araw mong ipapastol ano. So iyan eh malalaman mo kung siya eh malalagasan na ng ngipin. So makikita mong iyan eh bumubula-bula ang bibig kahit hindi naman siya nalalason ano. So makikita mo eh nguya siya ng nguya at pumubula ang kanyang bibig. So kapag siya ay kumakain ng damo, eh tingnan mo sa kanyang kinakainan ng damo at maaring doon niya iluwa yung kanyang unang lagas ng ngipin. Subalit iyan eh kukunin din niya at kakainin niya. Iyan ay muli niyang lulunukin. Kaya naman kapag nakita mong may niluwa siyang ngipin, ikunin mo ito agad bago pa niya malunok ulit. So dapat maging mabilis ang pagkuha mo at maging alerto ka sapagkat maaaring ikaw eh suwagin yan dahil ayaw niyang ipakuha yan. Dahil nga kapag kaiyan eh nakuha mo at hindi niya nalunok eh mapapawasan siya ng lakas. Kumbaga eh salip na 100% ang kanyang lakas eh magiging 75% na lang hanggang sumabot o kaya iabuti ng 50% ano, kalahati na lang ang kanyang lakas na ibibigay sa kanyang amo dahil nga iyon eh nabawasan na at nakuha mo. So kapag ka nga iyan idala-dala mo eh magkakaroon ka na ng kakaibang lakas. Yung mga bagay na dating hindi mo kayang buhatin, itulak o hatakin eh sisiw na sa iyo ano, maning-mani, basic na sa iyo. Yung mga bagay na hindi kayang buhatin ng iba, nako eh, kayang-kaya mo. Kahit mag-isa ka lang na magtulak ng sasakyan o humatak ng mga sasakyan na nabara o nabalahaw sa daan, nako eh, kayang-kaya mo iyan. Bukod sa lakas ng paghatak o pagbuhat, eh, lalakas ka ring uminom. Dahil eh magkakaroon ka ng kakaibang init sa iyong katawan. Palaging mainit ang iyong pakiramdam. Kaya naman walang problema sa iyo ang taglamig o tag-ulan. Dahil eh, hindi ka giginawin kapag suot-suot mo yan. Subalit mag-ingat ka naman kapag sobrang init o tag-init. At baka ang katawan mo naman ay mag-overheat. So maganda itong tangan-tangan ng mga tao. Ang hanap buhay eh yung mga mabibigat na trabaho, maring sa construction o kaya naman eh ikaw eh kargador sa palengke. Maganda rin ito sa larangan ng sports na may kinalaman sa pagbuhat, paghatak, maging sa boxing. Maganda rin ito dahil kapag natamaan mo ng suntok ang kalaban mo, nako siguradong matutulog ito. Subalit kung lumakas ka naman ano, alam niya ka ang mangyayari sa kalabaw mo. Ang kalabaw mo na nakuhaan mo ng ngipin ay maaring
madali nang manghina. Ganadong ganado ka pa sa trabaho, siya naman nanghihina na. Yun ang bisa ng unang lagas ng ngipin ng kalabaw kapag iyong nakuha. Hanggang sa muli, good luck, God bless at ingat ho kayo palagi.